Hello sa inyo mga ka-Oragon. So welcome to my channel. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano nga ba kumita sa Facebook page. Okay? So meron na ako dating ginawa na ganito na kung paano kumita pero medyo English yon. Okay? So gumawa ako ngayon ng Tagalog version kung paano kikita sa Facebook gamit yung mga videos mo, gamit yung Facebook page mo. Paano ka nga ba kikita tulad ng nakikita nyo ngayon. Okay? Itong nakikita nyo ngayon na $44,000, hindi po ito sa akin, nakita ko din sa YouTube, pero meron din po akong sarili ko na amounting to 1,000 plus lang. Mamaya ipapakita ko sa inyo. So, alam nyo, medyo nagagandahan kasi ako sa outfit ko, tingnan nyo, parang malag lang eh, no? Yan. Pero nakikita nyo ba yung magandang background ko? Yan, improvised lang yan. So, anyway, yan, kung paano nga ba kumita sa Facebook gamit yung mga Facebook videos na meron ka. Okay? Actually, hindi naman kailangan na meron. Gawa mo talaga original. Pwede kang kumuha ng ibang videos basta may permission ka at medyo lalagyan mo ng editing. Okay? Hindi lang basta-basta ang kukuha ka tapos i-upload mo. Hindi po allowed yan sa Facebook. Okay? So, eto. Grabe to. Ang laki nito. So, marami pa siya na kumikita. So, by the way, ano nga pala yung Facebook ad break? Ang ad break is, minsan ba nakapanood ka na sa Facebook na video na gustuhan mo, clinic mo, tapos nag-play siya. And then afterward, maya-maya after 1 minute, meron na nag-play na ads. Okay? Yun po yun. Parang YouTube na, yung YouTube na monetize. Pag nanonood ka ng video, merong play ads or may nag-play na ads. So, parang ganun lang po. Sa Facebook din. Okay? So, ako din, meron YouTube, meron din akong Facebook at na-experience ko na din kumita. Sa YouTube, maraming beses na akong kumita. Monetize yan. Alam ko, aware naman kayo dyan. Pero, sa Facebook, alam ko karamihan sa inyo, hindi pa alam, okay? At hindi pa na-experience. At hindi pa din alam kung paano. At wala din idea kung paano magsimula. So, sa video na ito, sasabihin ko sa inyo kung paano magsimula. Ano ba yung mga dapat wag mo nang gawin? Kasi ako, nagawa ko. Kaya nga, medyo may mga page akong na-demonetize dahil wala namang nagsabi sa akin. Okay, so eto, sasabihin ko sa inyo kung paano maging mas effective para hindi masayang yung effort nyo sa gagawa ng page at kumita ng content and at the end, madidemonetize. So, eto na yon, right? So, gusto ko munang ipakita sa inyo. Nagagandahan talaga ako. Tingnan nyo. Ganda ng background. Okay, so ngayon, ipapakita ko sa inyo yung requirements muna tayo kung paano ka kikita or kung paano ka magiging eligible sa Facebook. Okay, kung paano tatanggapin ni Facebook na ikaw ay magiging partner, yung mga videos mo, eh, didisplayin niya ng ads. Okay, so dyan tayo magsimula. So, syempre, inusog ko siya ng konti para hindi nyo makita yung, di ba, yung mga pages ko dyan kasi baka gayahin nyo eh. Yan. Ito yung requirements. So, isang page lang yan. Ito yung malapit na ulit na ma-monetize na page ko. So, ano ba yung mga requirement na dapat mong gawin? Okay? Unang-una, dapat, syempre, meron kang Facebook page. Okay? Facebook page, ano ba yung hilig mo? So, doon ka magsimula. Doon ka kumuha ng pangalan at igawa mo ng Facebook page. So, siguro hindi ko na kailangan magbigay sa iyo ng tutorial kung paano ba yung Facebook, paggawa ng Facebook page naman. Tagal ka nung nagpe-Facebook eh, di ba? Hindi mo na kailangan ganon. So, ito. So, ito isang page ko. So, hindi ko sasabihin yung pangalan, syempre. Pero ito na yung malapit na. Okay? So, number one requirement is 10,000 plus followers. Okay? So, 10,000 plus followers na yan. Napakadali minsan gawin yan sa Facebook. Okay? Well, sa YouTube kasi 1,000 subscribers lang. Pero in fact, ang 10,000 is mas madaling kuhanin kaysa 1,000 subscribers. Okay, paano nangyari yon? Kasi sa Facebook po, merong share, merong viral, merong, basta, maraming ang videos mo pag nag-viral, yan, ang dami followers ka agad dyan. Okay, so napakabilis yan. In fact, pwede mong i-boost yung page. But, huwag kang masyadong mag-boost ng napakalikigan. Ako kasi,
na-experience ko kasi yun eh, 3 days lang after binoost ko, nakuha ko kaagad yung 10,000 followers, but hindi pala allowed yun. Matatagkas inauthentic engagement. So lahat halos ng page ko na nag-boost, nakuha ko kaagad yung 10,000 followers in very short period of time, hindi siya tinanggap. Or natanggap, kumite ng konti, nawala. Inauthentic daw ko, no? Okay? So ito, may 1 minute video, 1 minute views for 3 minute videos. Yan ako dati, nagugulan ako dyan dati. Pero ganito lang pala yung napaka maikling explanation dyan. So mag-upload ka ng at least 3 minutes videos. Tapos yung mga manunood sa iyo ng at least 1 minute sa mga 3 minute videos mo, okay, 30,000 noon. Okay, 30,000 na ganun. At least baka 1 minute manood. Okay? And then diyan napakadali ding gawin. Dalawang videos lang diyan ang mag-viral mo, aba, nakuha mo na kagad yung 30,000 na yan. Napakadali diyan kunin. Nasabi ko sa inyo, okay, syempre diyan ang number pangatlo is the monetization, ito. Monetization policies. Okay? Siyempre, hindi ka pwede mag-upload dyan ng mga nude, hindi ka pwede dyan mag-upload ng basta-basta saan mga kinuha, mga tulad ng movies. Actually, movies, madami ka nakikita, merong ads, pero hindi siya tumatagal. Nasubukan ko na rin yan, meron din akong page na puro movies lang ang ginagawa. After, kumita siya ng $10, bigla na lang dinelete na Facebook buong page. Okay, so I couldn't alam. Kasi nakikita ko lang sa iba, merong lumalabas na ad. So, ginaya ko puro movies and then bawal pala yun. Okay, sabi ko hindi kasi ako makapirate kasi hindi naman kanila. Ang mismong nag-takedown is Facebook. Hindi yung creator din. Okay? Siyempre, nasa bansa ka dapat na supported. Na yung mga bansa is Philippines is available siya. Tagalog is available din, okay? So, yan. So, gusto ko naman ipakita sa inyo ngayon kung totoo ba ako ba ay nagsasabi sa inyo, nakikita ka, ay kumita na ba ako, nakuha ko na ba? Yes po, ang sagot. Okay? So, ito yung kinita ko. Actually, accumulation ito ng lahat ng pages ko na kumita na mula March up to this present. Actually, wala ako ngayon kumikita ang page. Okay, puro violation eh. So, wala akong kumikita ngayon na page. But, ito yung alam ko na kung saan ako nagkamali, saan ko dapat baguhin. May nagbibuild ulit ako ng mga pages ngayon. So, ito, naka 1,000 plus na. Nasa amount times 50 mo yan, nasa 50,000 pesos na yan. Okay? So, yung unang payout ko is nakuha ko July, yung sunod, June yung una, nasa 18,000 pesos. And pangalawa is nasa 30,000 pesos. And after that, wala na. Kasi may mga nag-viral ako dating video and umabot siya. Okay? Umabot siya ng $100 per day. Nang naabot ko na yung $100 per day, kinaumagahan, wala na. Nga na yung page. Wala nang ads. Kasi daw, may monetization policy issues. Okay? So, yun yung iiwasan nyo. So, ngayon, meron akong page na 100 plus na. So, dinelete ko lahat ng videos. Inaayos ko. Minsan, binabalik ni Facebook. Minsan, nagkakaroon na naman ako ng problema. So, yun yung huwag niyong gagawin. Magkaroon ka ng policy, monetization policy issues. Kasi, kukunin talaga yung video nyo. Maraming yung monetization nyo. So, paano ko ba yan nakuha? So, pag na-accept ka kasi doon sa requirements nila, pag na-accept ka doon sa requirement nila, magla-let sila na i-connect mo yung PayPal mo or bank account mo. In my case, hindi sa PayPal, it's through my BDO bank. So, bibigyan mo lang account number, account name, dapat pangalan mo dito sa Facebook is the same doon sa account number mo sa BDO para walang problema, para makuha mo kaagad. Okay, so nakuha ko yun. So na-connect ko yung BDO account ko. Halimbawa, within this month, okay, within this September, na-accumulate ka ng $100 accumulation of your pages. Kung marami kang pages na kumikita, ipa-plus-plus yun. Okay, tapos makukuha mo yun by October 21st. Okay, at least maka-$100 sa lahat ng pages mo connected dun sa bank account mo para ikaw ay mag-payout na Facebook. So, una, sasendan ka, makikita mo yung
invoice, okay, hindi ko na pwede ipakita ang daming details doon sa invoice. And ayaw ko na magtabon-tabon ng mga details. So, papadala ka na ng invoice after 6th of the month, papadala ka na ng invoice. Kung nakuha mo yung $100 last month, papadala ka ng invoice on the 21st, makikita mo na lang siya sa bank account mo. So, yung masasabi ko lang guys, subukan nyo ito, ito, ma-inspire ka din dito, diba? Ito, napanood ko sa video nito sa YouTube, ano ba ang ina-upload nito, but 44,000. Guys, 44,000 is, i-times mo na lang siya sa 50, so ang $10,000 so is nasa 2M po ito, kasi ang $10,000 is nasa 500,000 pesos. Kumita ka ng ganyan, is napakalaking, ba, millionaire ka kagad. Isipin mo yan, January 1 na, kung may 28 yun, kumita niya. How much more ngayon? Okay? So, gumawa ka ng page, pagbutihan mo yung mga content, di ba? And sasabihin ko sa'yo, kikita ka din talaga ng malaki. Okay? So, yan lang muna sa susunod. Okay? At, maghahanap pa ng mas magandang outfit ko dito kasi, tingnan mo, parang magtitinda ng taho. So, ito, hindi pa ako nakakabili ng vlogging mic. So, kasi dito talaga, sana mag-subscribe ka sa channel na to. Kasi marami pa tayong pwedeng pagkwentuhan, mga tips. And may naisip kasi akong i-vlog talaga sa channel ko. So, ito yung second channel ko. Meron akong isang channel. So, ito yung isa sa mga channel. So, see you again. Well, sana mag-subscribe ka and you can comment also kung ano yung question mo. Thank you. See you again. Bye-bye.